Meron po ba kayong katanungan o gusto nyo liwanagin? Palagay ko, engineer, opo, ang gusto nilang maliwanagan, ano ba yung mga benefit nila being an ASI member? Okay, magkano ang membership? Ang membership fee po ay $20 or approximately nasa 1,200 po. $20 kasi ang ating organisasyon ay Southern Asia Pacific Division, ang membership po natin. Ang ating ID ay manggagaling sa SSD. Ibig sabihin, member tayo sa 14 countries, 11 union, mga kapatid. $20 or 1,200. So, yun po ay yung sinasabi ni Sir Romy, meron po tayong noon, nung nakaraan, hindi ko po alam ngayon kung tumatanggap pa, pero gumawa po kayo ng feasibility study or business proposal na isasubmit po natin sa union at itataas po ng union, may nakalaang pondo na pinakamababang binibigay noon ay $10,000 ng SSD or half million, 500,000 pesos para sa mga mapipiling mga project proposal. Okay? Pero dito sa ating union level, nung nakaraang Leaders Congress, mga kapatid, ay meron tayong nalikom na pledges na 1.3 million. Last Tagaytay po, noong 23. May pledge po ang nagaling po sa lahat ng member na nag-attend sa Leaders Congress na 1.3 million. So pag-uusapan po namin sa EXCOM yan, kung kani-kaninong mga mission at conference ibibigay yan. Kung may mga proposal po kayo at ito ay nakakatulong sa gawain sa ating evangelism, ay pwede pong pondohan ng ating union dahil may naka-pledge po na around 1.3 million nung nakaraang Congress. Meron pa pong tanong, mga kapatid, na malinaw na po ba? Mas maganda po na magtanong na po kayo ngayon para at least kung medyo nalalabuan pa po kayo ay nandito pa po kami para sumagot. Ano pong magigain namin kung kami po ay magpapamember sa ASI? I think nasagot ko yun kanina. Okay. Unang-una po, yung inyo pong membership fee, makakatulong po kayo sa mismong church natin. Okay? Sa conference natin o sa union po natin. Kasi 70% of the membership fee ay mapupunta po sa conference. Actually, dito po sa ASI, ay ito po yung ating mental setting. Hindi kung ano yung magigain natin, kundi kung ano ang matutulong natin. Okay? Kasi po, usually, ang mind kasi natin, setting natin, mga kapatid, pag tayo ay sumasali sa mga membership organization, is ano yung ating makukuha. At tutuloy po ang masasabi ko po sa ASI, ang kailangan po namin kayo sa ASI, hindi ko ano yung magigain nyo sa ASI, kundi ko ano yung maitutulong nyo sa organization natin. Kasi dito sa ASI, tayo po ang tumutulong sa mga churches. So, halimbawa, katulad nyo po, let's say magiging member po kayo ng ASI. Pag member po kayo ng ASI, priority po nating tulungan yung member ng ASI. So, halimbawa, meron po kayong sinasabi kanina ni engineer, nakaisip kayo dito ng project, gagawa po kayo ng project proposal. So, dahil kayo po ay member, may karapatan po kayong project na yan na i-submit po sa ating, sa inyong mission. So, pag yan po ay na-aprubahan ng mission, isasubmit naman po ng mission yan dito sa NPUC. So, ngayon, sa NPUC po, pag may pondo ang NPUC at kaya naman po ng fund ng NPUC, pwedeng kami na po ang magbigay ng fund, ang NPUC na po mismo. So, ngayon, saan galing yung mga fund ng NPUC? Galing po yan sa membro ng ASI. Na yung membro, yung mga membership po natin, gagamitin lang po yan most especially sa ating gawain to help the church. Katulad mong sinabi kanina ni engineer, pagpapatayo ng mga simbahan, then pagkakandak ng evangelism, at pag-support po sa inyong mga project. So pag yan po ay nagustuhan, usually po last time, ang pinakamababa pong ibinigay is 500,000 o 10,000
US dollar po. Yun po ang binibigay. And yung iba po ay nakakatanggap pa ng mas malaki. So, isa po yun sa benefits. Pangalawa, makaka-attend po kayo dito ng mga convention na medyo iba po yung level ng training. So, hindi po siya pang women's, hindi po yung training na pang Sabbath school. So, ang training po dito ay more on ano siya, may kasamang business, then may kasamang spiritual po. So, medyo ibang training. At yung mga makakausap niyo po dito ay medyo nasa medyo mataas din na level ng mga kapatid natin. In fact, dito ko po na-meet yung may-ari natin ng National, yung may-ari ng Lacoste na brand. Alam niyo po ba, Adventist po yan? Yung may-ari niya ng Lacoste. Adventist po yan, yung Crocodile. So, Adventist po yan. So, dito po natin sila ma-meet na magtatakap. Dito niyo po makikita na ang Panginoon pala ay tutunay na talagang pinagpapala niya ang mga nagtatapat. Actually, if you will going to read the Bible, walang mahirap doon na nagtapat. Ah, si Moses, si Joseph, si Abraham, ano po sila? Si David. Lahat po sila ay head, hindi sila tail. At yun yung po yung gusto ng Panginoon sa atin, na dapat every Seventh-day Adventist Church member must be a head. Probably, hindi lang tayo head dito sa ating lipunan, pwede kayong maging head ng inyong mga communities. So dito po sa ASI ay nagtitrain tayo ng mga leaders ng church natin. Okay? So marami po kayong matututunan dito and you will be blessed, hindi lamang po sa spiritual, especially lalo na yung mga gusto mag-open ng business. So gusto po nila na lalo pa pong maging ma-increase sila, hindi lamang po sa spirit, even on the wealth at saka yung sa kanilang well-being. So dito po yon. Sali po kayo sa ASI. Kasi dito po ay marami kayong mamimit na mga Adventists na matutulungan po kayo sa inyong business, sa inyong pananampalataya, and even po sa inyong health. Di po ba? So katulad ko po, ang inyong pong lingkod ay may mga, kami po ay nagpuproduce ng sarili po naming mga products, and I think nakita nyo na yan dun sa Eat Well, Be Well. Sino po nakapunta na dun sa Eat Well, Be Well? So, yan, okay. So yan po, isa din po sa product ng ASI. Actually po, yung unang fund niyan ay nanggaling po sa ASI, okay? So, mga Center of Influence. So, di ba narinig niyo po yung mga Center of Influence? So, kung inyo pong narinig yung kay Ate Lo Nagabuco, yung nasa tapat ng AUP dati, yung Tasty Health, something, yun yung pangalan. So, yun po ay product din ng ASI. So, ang ASI po ay samahan ng mga Seventh-day Adventists na gustong tulungan ang kanyang church, gusto pong tulungan yung ating mga kapatid. Okay? At the same time, natutulungan din po tayo. Kasi yung libre po kasi ang mga training dito eh. Yung mga leadership training, may mga training po dito na kung paano kayo maggagawa ng sarili yung business, kung paano kayo gagawa ng mga ibang products and services. So dito po sa ASI ay marami po tayong matutunan. Even kung paano ka mag-open ng sarili mong business, yung mga DTI, ganyan, yung mga SEC. So dito po ay may mga ganun po tayong training. Kaya maganda po yung benefits po sa atin ng ASI. Yes po. Tanong ko lang po kung halimbawa ang mag-asawa gusto magpa-member, yun ka ho ay individual o pwedeng isang membership na lang? Individual. So individual po ang membership, yes, ma'am. Yes po, individual. At kung dalawa kayo member ng ASI, mas malaki ang tulong ninyo sa ASI. Alam nyo, kanina lang, si Pastor Noel Marinas, pumunta kami sa Pasong Langka, sa Tagaytay, sa doon. Alam nyo, nag-witness yung isang church planter doon dahil lang sa paggawa ng dishwashing liquid na ini-introduce ng ASI, nakakapagpabaptize siya ng 3 kaluluwa. Yes. O, dishwashing liquid lang, ha? Kasi ang ASI, nagpapatrain po tayo ng mga iba't ibang klase ng livelihood na magamit natin sa gawain para sa ating mga care group, sa ating mga interest. So, sabi nung church planter, dahil lang sa dishwashing liquid, 3 ang nababtize. So, imagine. Amen. So, ang ASI po, nag-i-introduce po ng iba't ibang klase ng livelihood para magamit po natin sa ating gawain. Opo. Idadagdag ko lang po, may nagtanong kasi dati, bakit pa sila sasali ng ASI? Eh, meron naman ng ACS, meron namang mga Sabbath School, may women's. Actually, ang ASI po, ang kaibahan po nito dito sa ASI, nireach natin yung hindi kayang ma-reach ng ating mga kapatid. Kaya nga ang target natin ay 3 W's. So, katulad po namin, ang inyo pong lingkod ay nasa values formation po sa Camp Crame. Ako po ang nagsusulat sa mga kapulisan,
sa mga mayo, sa ano, para makapasok po yung ating mga kapatid. Okay, let's say, halimbawa, gusto nyo pasukin, gusto nyo magturo sa mga kapulisan. So ngayon, because I'm in the ASI, tapos nagkakaroon tayo ng Values Formation Seminar, yun po yung ginagamit naman namin na sinusulatan ko po as National Director, yung mga kapulisan, yung mga government offices, para makapasok po tayo. Question ko po ay about pa rin sa membership. Una, sabi nyo, individual yung pagme-member. Halimbawa po ay ang church ng dagatan, itong church namin ay magpa-member, pwede po ba yun? Individual. So, kung individual po ang membership, halimbawa po, ako'y ordinaryong member, hindi naman po ako negosyante. So, ako, kung ako'y magpapa-member, ano po yung magigain ko? Except po dun sa ako'y nakatulong dahil sa membership fee ko. So, ako po ba ay mayroon bang personal gain as member ng ASI? Sa membership po, malaki po ang personal gain ninyo. Yun nga po, unang-una dun sa ating capability building. Training, sama. Ang capability building, hindi po mawawala sa ASI yan. Tuloy-tuloy po ito. Kaya nga sa isang taon, halos dalawa na yung ginawa natin, Leaders Congress at yung convention, nandyan po yung ating tuloy-tuloy na training. At the same time, dito po sa church level, mga kapatid, pag tayo po ay naging member dito, ibig sabihin, tayo na po yung mga trainer. Trainer po tayo ng mga kapatid na hindi ASI member. Ibig sabihin, ititrain din natin sila na ang bawat negosyo nila ay magamit din po sa gawain. Kaya nga business as mission. Kung kayo po ay walang negosyo at kayo naman ay professional, kasama kayo sa professional member as professional. Doon sa mga hindi naman professional, mga simpleng ordinaryong mga miyembro ng iglesia, ay hindi naman po criteria yung negosyo or yung mga profession. Ibig sabihin, tinawag nga tayong mga layman eh. Self-supporting ministry po tayo, sir. Kaya, another question ko po. Opo. Gets ko na po yung about sa membership. Another question ko po. Sabi nyo po ay yung membership ang nagiging fund ng ASI. Opo. Paano po magiging sustainable yun? What I mean is one-time membership. Opo. Pag nagpa-member ako or karamihan sa amin nagpa-member, siyempre papasok yun sa fund ng ASI. Opo. At halimbawa ay ako bilang member na wala man akong business, ay ako may business proposal. Opo. Para sa church na ito. Ipapasok ko po sa ASI. Ang worry ko ay enough ba yung fund na yon? May iba pa po ba, sustainable po ba yung fund ng ASI? Or may iba pang other source of fund ang ASI na isinusupport, halimbawa ang galing ng NPUC or galing sa General Conference? Magandang tanong, sir. Kasi nung nakaraan nga lang po, yung nasabi ko kanina, ang ginamit lang namin na pondo galing sa NPUC ay 133,000, 50% subsidized po lahat ng umattend. Ngayon po, alam nyo ang kinita ng 133,000, 1.3 million ang naging pledges nung lahat nung nag-attend sa convention, nag-pledge po si bago tayo ng membership fee. At taon-taon po. So, hindi po one time. Hindi year, po. Yearly po. Yun po yung concern ko kasi business side po ang pinag-uusapan natin dito. Yearly. Para maging sustainable. So, at least malinaw po sa kanila yon how kahit wala silang business, kung paano nakakatulong at paano nila nabibisualize yung magagawa ng organization. Yun lang po. Tama po. Every year, mga kapatid, kaya namin ginawa na may Leaders Congress at may convention, dalawang beses magpupulong ang mga miyembro sa mission at conference. Bawat convention may pledges po. Nung sa Medan po, nakalikom po tayo ng about 4 million. 4 million po, pledges lang po yan during the convention. Sa Boracay, last 2022, ang nalikom po doon ay 2.9 million binigay sa Central Philippine Union Conference. Nakapagpabaptize po sila, ginamit yan sa evangelism, 1,000 po ang nababtize using the 2.9 million na nalikom sa Boracay Convention. Opo. Meron po akong mga kapatid. Actually, yung mga tanong niyo po ay salamat kasi yan din po yung tanong ko dati.
nung hindi pa ako member ng ASI. Kasi ang tanong ko, bakit ba ako sasali dito sa ASI? Eh, ginagawa ko naman na yan kahit sa loob ako ng church. Pero alam niyo mga kapatid, no, dati po umaten ako ng ASI, hindi ako nagbabayad. Hindi ako nagbabayad ng membership kasi sabi ko, ang mahal naman. Nagbibigay naman ako sa simbahan namin. Ba't pa ako magbibigay dito? So actually, kinukuha akong speaker. NPUC 2016, isa po ako sa speaker pero hindi ako nagbayad. Pero alam niyo mga kapatid, when I've realized what is important nung tumulong without looking for gain, alam niyo po, ngayon isa na ako sa nagpipledge. Why? Because God has given me the blessing more than I have expected. Alam niyo po, ang ASI nabubuhay sa mga tao na pinagpapala ng Panginoon. Ang membership po ay kulang sa project. Pero alam niyo po ba, marami ng schools, marami ng mga buildings, marami ng mga businesses all over the world ang may pakinabang dahil sa ASI. Bakit? Yung ibibigay niyo po, hindi lang hanggang SSD, hanggang buong mundo po yan makakarating. And isa po sa may pakinabang, o isa po sa sinusuportahan ng ASI, 3ABN. Nanonood ba kayo ng 3ABN? Amazing Facts? ASI pong bumubuhay dyan. Ano pa po? WR, ASI din po. Napapanood niyo po yung Academy, yung kumakanta? Ano nga yung kumakanta na Academy na, ano po yun? Hindi, yung, ano nakalimutan ko yung Academy sa US na kumakanta sila? Ano po yun? Oh, Fountain View Academy? Tanungin niyo po kung sino ang sumusuporta dyan. ASI. Okay? There are more than halos karamihan ng ating association worldwide. Pag titingnan nyo po, ASI ang sumusuporta. So yung binibigay nyo po na $20, hindi lang po yan dito sa atin. Hanggang sa ibang bansa, umaabot po yan. So pag pinagsama-sama po yung pera natin mga kapatid, kahit natutulog tayo, tumutulong tayo sa gawain sa buong mundo, di ba? So ngayon, pag ikaw po ay na-bless, halimbawa ako po ay na-bless, abay hindi lang $20 ang naibibigay. More than that pa. So every convention, nagkakaroon po ng pledges. At alam niyo po ba ang pinipledge sa isang kapatid na na-bless? Abay mababa ang 100,000. Iba, million ang pinipledge. So lalong nakakatulong saan? Sa gawain ng iglesia. Di ba? Yes po. Isa pong example, halimbawa, doon sa Region 2, mga kapatid, yung dating billboard ng Goldilocks, ang nakalagay na doon ngayon yung ating billboard. Alam nyo po, ang renta ng Goldilocks, 100,000 monthly ang billboard na yan. Dalawang negosyante lang po ng ASI sa Region 2 ang nagbabayad monthly. 3 years contract po tayo doon sa billboard. Wala pong galing sa membership, wala pong galing sa pondo ng ASI, pero ang tumutulong po dun sa sponsorship ng billboard ay yung mga member. Dalawang yes. Negosyante lang po ang nagbabayad sa rental ng billboard. Yes. Okay, so i-correct ko po, hindi tayo kumukuha ng any tulong mula sa SSD, mula sa NPUC. Tayo po mismo na mga member ang tumutulong sa church. Tayo ang tumutulong sa mission. Hindi po tayo kumukuha ng pera sa NPUC para tulungan po yung ASI. Hindi po ganon. Tayo po dito na mga membro ang tumutulong sa mission and conference. Diba? Ay, nakita ko naman po yung Panginoon, simula na nagbabayad ako ng aking membership, ay masigit pa dun yung kanyang ibinibigay. At the more I become active in ASI, the more po yung blessing na binibigyan ng Panginoon. At hindi lang ako mga kapatid, yung iba mas mahigit pa sa akin. Mas matindi pa yung blessing sa kanila ng Panginoon. So, eto po ah, pag nag-join kayo ng ASI, do not expect help from NPUC, do not expect help from our church. Bakit? Tayo po yung tutulong. Para po tayong Rotary Club. Alam niyo yung sino ka-join na Rotary Club? Sa Rotary Club nga po, hindi lang $20 eh. Di po ba? Magkano ang Rotary Club? Mga kapatid, may naka-join pa buti ito. Ako po, nung bata ako, nasa Rotaract ako eh. Alam niyo po ba, 5,000 pataas. Pero binubuhay sila ng Panginoon. Nabibless ang mga member. Tayo po ay tunay na anak ng Panginoon. Ang ASI is our organization. Sa $20 po, marami ng kaluluwa ang nabless.
at marami ng output center at mga center of influence na nabibless. So pagsasama pa po kayo mga kapatid, madadagdagan pa po ang ating maibibless at kayo rin po ay mabibless ng Panginoon. That's why we are encouraging you to help. Bakit? Lagi tayong tumitingin sa iba, bakit sila pinagpapala? Why? Kasi other denomination, pag sinabi ng pastor magbigay, lahat nagbibigay. Dito sa atin, pag sinabi ng pastor magbigay, abay nagbibilang. Diba? So, siguro kung magkakaroon tayo ng puso na katulad nila, na pag tayo ay in-encourage to join and unite in a certain project, all of our project will become successful. Kaya, mga kapatid, in-encourage ko kayo, join ASI. Why? As you join ASI, you help the work of the Lord na hindi kaya ng ating church. Actually po, ang ASI ay marami ng churches na napagawa. Narinig niyo yung One Day Church? Narinig niyo po yung One Day Church? That is ASI. Po. So, ASI po yun. So, pag ni-research niyo po yun, marami pa kayo makikita ang ginawa po ng ASI. That's why, ini-encourage ko po kayo. Dahil alam ko po na pag kayo ay sumali, kayo po ay malaking tulong upang lalong mapalaganap ang gawain natin na hindi tayo nakadepende sa church po natin. Yun po yung business, yung project ng mga kapatid. Halimbawa po, ikaw, kayo po ay join ng ASI. Member na kayo ng ASI. Ngayon, ang inyo pong church ay nag-plan for a livelihood program. Wala kayong fund. So, nag-send po kayo ng project proposal. At yung project proposal niyo po ay nakita po namin na talagang it will help to na magkaroon ng livelihood yung church, yun ating i-investan. Bibigyan po kayo ng fund for that project. And then, evaluate po natin yan through the NPUC. Pag yan po ay okay, then susuportahan at tuturuan natin. Yung sasabi ko po sa inyo, ang ASI ay tinuturuan kayong mangisda. So, pero pag yan pong project na yan na in-invest sa inyo ay hindi nyo pinalago, hindi na kayo makakaulit. At ngayon po ay may certain amount na ibabalik kayo after mga 5 years or 3 years. So yun po yung pinaka-investment natin, kayo po. Kasi kung ang ASI pa ang gagawa ng business, lahat po kami dito busy. Wala ho kasi tayong sahod dito eh. And lahat po tayo dito may kanya-kanyang business. So ang ginagawa po namin, tayo dito sa ASI ay may mga kanya-kanyang business, we invest for the Lord, at yung investment naman yan, kung sino yung mga kapatid na nangangailangan, may magandang project, doon po natin inilalabas yon. Why? Because we believe yung mga kapatid na yan, na kumita na, sila rin po ay magbibigay sa church, and they will also become a member of ASI, at pag sila po ay kumita na, mas malaki po ang kanilang ibibigay sa ASI. Engineer, doktora, ang iglesia po ng Dagatan, hindi yan mahirap kumbinsihin. Alam nyo naman dito, ang kailangan lang before sila mag-join sa membership ay maliwanag. Ayan dito sa Batangas, medyong may term dito masyadong mataluti. Okay? Ngayon, kahit ho yun ang gigigil na at naintindihan nila at naliwanagan nila kung saan pupunta yung pera, pero doon sa mga presentation nyo, kanina pa ako nakikinig at ako'y natutuwa, pero mas maganda sana. Itong mga kapatid natin dito, kahit ako, magpapamember ako eh. Kasi unang-una, maganda yung inyong presentation. Napakaganda. At gusto kong suportahan yan. Kasi may mga project kami dito sa ano, lalong-lalo na yung aming chairman po ng school ay nariyan. Tuntuwa kami na asaming amo. Ang una pong project namin dito ay magkaroon kami ng guest house para sa lahat po ng mga manggagawa na galing man saan yan. Katulad nyo, ay kung kayo may mayroong guest house doon, may plano kami, may lupa, yun ang aming unang proposal. Kaya mga kapatid, huwag na kayo mag-isip-isip pa, magpamember na kayo. At pag nagkapamember na tayo, ang unang proposal natin para makapagpasimula na tayo, madam, meron kaming ginagawa ditong proposal na magtatayo kami ng guest house para sa katulad nyo, apo, sa mga pastor, amen, sa po, mga missionary. Kasi sa aming distrito, ito na pinakasentro. Kaya kung meron kami rito ng guest house,
Oh, edi. Kaya, magpa-member na kayo, ha? Magkano ba member? Sandali explain lang. Explain ko lang po, sandali. Opo. Ano? Ay, yun, may high school pa yung ma'am. Kaya, alam nyo kung bakit ako ganito magsalita sa inyo? Dahil, pag ako'y nanawagan, ma'am, sa totoo lang, hindi nila ako binibigo. Amen po. May explain lang teka po na, ha? So, ang membership natin, para maliwanag, ay magkano nga? $20, mga 1, hindi doon tayo sa peso, kasi pag dollar, eh, medyo nagpa-plakwit eh. So, ibig sabihin, ang membership ng bawat isa is 1,200 pesos. Na yun po'y i-renew natin every year. Ang pinakamaganda nun, nakakatulong pa tayo sa gawain pang buong mundo kahit kayo nasa inyong tahanan lang. Yes po, amen. Kita niyo po yan? Kaya yung presentation ko dito nakaraan, ang mga taong matulungin, mas lalong humahaba ang buhay dahil nakikita ng final. Itong mga ano kong ito, kumbisido sa ASI. Kaya, magpapamember tayo. Ito lang ang sunod, madam, ha? Ang dagatan, nagkataon lang talaga si Engineer ay napabilis, mas maganda sana kung ito naging fellowship. Just lang po ng dagatan eh. Sa susunod, bumalik kayo. I-member natin dito. Para una kami magigay ng aming project. Okay? Thank you so much po. Mga kapatid, paglubog ng araw, magpamember na kayo kay Brother Romy. At para ma-fulfill yung project natin, guest house, at saka makapagtayo tayo ng ating high school. Thank you, Doktora. I-clarify ko lang mga kapatid, ang binibigyan po ng pera ng ASI, yung mga project na kikita. Income generating. Kaya halimbawa, magtatayo kayo ng guest house. Kung hindi kikita ang guest house, hindi po yan maaprubahan. Yung high school po, probably, yun po ay susuportahan kasi yun po ay income generating. Tapos pangalawa po ay yung pera po dito kung bakit hindi pinapahawakan sa layman para maiwasan po yung tukso. Okay? Kasi bakit? Ang mga officers po ay pinapalitan. Pinapalitan po tayo every 2 years, pinapalitan. Dahil wala naman pong sahod dito. So it's better po na ang pera ay nasa storehouse para safe. Kasi ang ating pong church, ang ating union and conference, hindi naman po nila yung gagalawin eh. Kasi that is intended for ASI. So yun po. So yun, kaya po, ang meron din po tayo mga pastor na nasa na pinaka-coordinator natin, yun po yung nag-guide sa atin. So, ang pera naman po sa ASI ay hindi nakukuha without the approval ng EXCOM o ng Executive Committee. Mga kapatid, kayo po'y magpa-member. At meron lang po akong testimony. Ari po'y totoong nangyari. At totoo po yung sinabi nila. Pagka kayo ay member, maraming opportunities. Ang opportunity po, sabi nga po nila, marami kayong nakikilala. Dahil ako'y naka-attend, nakilala ko si Doc, Joanne, at si Engineer Ignacio. At nung marami pa ako nakilala. At nung ako po inaron, nakita ko na napakaraming business opportunity para sa atin. At yun po ay kung talagang dadali natin dito, pwedeng nating pagkakitaan. Kaya po, kinausap ko na. Ay, hindi po niya nabanggit, meron siyang produkto na yung mga health. Yung Glaze po. Yung Glaze Healthy Coffee po sa Eat Well and Be Well, kami po ang nagpo-produce nun. Saka yung, po, I think, products. Mga beauty products po, lahat ng mga herbal capsules, so tayo po yung nagpo-produce. Yes po. Basta po karamihan na nandun, saka si Ate Sally yung kasama namin. Ako din, nakikita nyo po doon. Yung mga nakikita nyo doon ng mga healthy food sa Eat Well and Be Well, sa akin po, saka kay Ate Sally po yung mga nandun. Yung mga mushroom powder, di ba nakita nyo po doon? So, dito po, mga officer po ng ASI ang mga nagpo-produce po noon. Okay, so kaya nakadirect na po kayo sa mga producer ng mga products. So yung brown na 10-in-1 na glaze, saka yung violet na 7-in-1, so tayo po ang nagpo-produce nun. Kaya tayo po, sabi ni Kuya Romy, magdadirect daw po siya sa amin. So pwede po yun, sa mga katulong po yun sa livelihood ninyo. Okay. At bukod po sa kanila, marami pa din. Sa kahit mga taga-North, nagulat nga ako, hindi ko alam na mayroon sila mga ganung produkto. Nakausap ko yung mga producers. Talagang mga
kung bibigyan natin ng panahon, may mga oportunidad para sa atin. Yun po. Yun lang po ang aking masasabi. At wala na po kayong tanong. At medyo hapon na nga po. At maraming salamat sa mga guest speaker natin dito. Kay Doc Joan at saka kay Engineer Ignacio. Maraming salamat na kami inyong binigyan ng panahon na kayo nakapunta rito. Maraming salamat po.